Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga din po, Father. At Happy Mother's Day sa lahat po ng mga nanay, mga mama, mga mami. Palakpakan naman po ninyo yung bawat isa. Sadyang inilaan ang araw na ito para sa pagpaparangal sa mga ina ng tahanan. Sapagkat alam naman nating lahat, hindi biro ang sakripisyo ng isang ina para itaguyod ang kanyang mga anak. Hindi biro ang maging isang ina. Sabi nga, ang isang ina, yung tipong isusubo na lang ang pagkain kapag nakitang nagugutom ang kanyang anak, hindi iyan matitiis ng isang ina. Tama po ba? Yung mga lola, kapag nakikita na yung kanilang mga anak ay medyo naghihirap, tatago, nabibigyan ng tulong, ng pera, itong anak na ito na naghihirap. Patago kasi nagagalit ang ibang anak. Inay naman, hindi na yan natuto. Kailan matututo yan? Lagi mo na lang binibigyan, lagi mo na lang tinutulungan. Ang inang gumagawa ng ganyang bagay, tatahimik lang yan dahil alam niya sa kanyang sarili, hindi ko matitiis ang aking anak na naghihirap. At tungkol sa ating pagdiriwang ng araw ng mga ina, magandang balikan ang narinig natin mula sa ikalawang pagbasa, hango sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Kasi dito sinasabi yung kung ano ba ang ibig sabihin ng magsakripisyo, kung ano ba yung ibig sabihin ng magdusa alang-alang sa iyong minamahal at alang-alang sa pagsunod sa Diyos. Sabi dito ni Apostol San Pedro, higit na mainam ang kayo ay magdusa dahil sa paggawa ng mabuti kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. Kaya yung mga sakripisyo na ibinibigay ng isang ina sa kanyang mga anak dahil siya'y isang ina na nagmamahal at nagnanais na magbigay sa kanyang mga anak ng kung ano ang mabuti, sa mata ng Diyos, kayo'y pagpapalain. Sapagkat nagsasakripisyo kayo hindi para sa inyong sarili, nagsasakripisyo kayo hindi dahil masama ang inyong ginagawa, nagsasakripisyo kayo dahil sa paggawa ninyo ng mabuti. At dito sa bahaging ito ng pagbasa, magandang tanungin natin ang ating mga sarili. Ako ba'y dumaranas ngayon sa buhay ko ng kahirapan, ng pagsubok, ng sakit, o ng anumang problema? Kung minsan magandang tanungin, saan nang gagaling ang lahat ng iyan? Nahihirapan ka, pero saan nang gagaling? Meron kang pinagdaraan ng matinding pagsubok o problema, pero saan nang gagaling? Meron kang sakit na pinagdaraanan, saan nang galing iyan? Kasi minsan magugulat tayo kapag pagninilayan natin ang lahat ng iyan, at ang makikita nating sagot, ang lahat pala ay dahil sa aking kapabayaan. Naghihirap pala ako dahil
minsan ako'y nakagawa ng hindi maganda. Meron pala akong sakit ngayon sapagkat ako'y nagpabaya. Kaya yung uri ng pagsasakripisyo na tinutukoy ni Apostol San Pedro sa ikalawang pagbasa ngayon ay yung sakripisyo na ginagawa natin dahil sa pagsunod sa Diyos. Yung sakripisyo na ginagawa natin dahil sa paggawa ng mabuti. Yung sakripisyo na ginagawa natin dahil tayo ay nagmamahal. Kaya mga kapatid, magandang mapaalalahanan, yun bang mga pinagdaraanan natin ngayon sa buhay ay dapat lang talagang mapagdaanan? O baka naman, yung mga pinagdaraanan ko sa buhay ko ngayon na iba't ibang uri ng mga sakit, hirap at pagsubok ay ako rin ang pwedeng sisihin. Mga kapatid, ilang araw na lang, ilang linggo, ipagdiriwang natin ang kapistahan ng pag-akyat ni Jesus sa langit. Kaya nga sa ating ebanghelyo, sinasabi niya, aalis na ako, pero sa aking pag-alis, hindi ko kayo iiwang nangungulila. Babalik ako, at sa aking pagbabalik, ipagkakaloob ko sa inyo ang patnubay, ang Espiritu. Siya ang magbibigay sa inyo ng lakas, ng katatagan sa buhay, ng inspirasyon upang magpatuloy kayo na magmahal sa kabila ng mga sakripisyo na inyong pagdaraanan at pinagdaraanan sa buhay. Ang isang ina, kailanman hindi napapagod maging isang ina. Hindi gumagraduate ang isang ina sa kanyang pagiging ina. Kapag ang kanyang anak ay nag-asawa at nagkaroon ng anak, siyempre si Lola meron ng magiging apo, kaya extended ang pagiging ina, mag-a-apostolate. Kaya ibang klase ang sakripisyo ninyong mga ina. At sa lahat ng sakripisyong iyan para sa amin na inyong mga anak, maraming salamat po. Ipagkaloob nawa ng Diyos sa inyo ang magandang kalusugan, ang katatagan ng pananampalataya at ang kapayapaan sa inyong tahanan. Amen.